So mga kapatid na, pagka-harvest natin, pinunasan agad. You know, kailangan punasan para matanggal yung powder niya. Kasi yung pipino, ito siya. And may powder po yan. Tulad yan, di ba? Yan, oh. Pag napunasan na, ito na siya. Green na green. Oh, anak. Yan na po. Nakai-baby siya. Ah, dalawang pipino. Laki, no? No, sa... Tsaka kailangan natin din siyang punasan kasi may mga konti pa pong tinik ito, itong pipino. Lahat naman po ng klase ng pipino may mga tinik-tinik pa po. Pero hindi naman siya ganun na tinik. Ano lang niya? Ganda, oh. Meron pa natitira dyan, oh. And kunin na rin natin. Parang sarap gawin na ano eh, na pickles. Para lumaki agad din yung iba. Ayan, kinuha na rin po natin para yung iba, ibang nutrients mapunta na rin po sa ayan, sa mga bunga. Kita nyo po, mga dalawa tatlong araw malalaki na po yan, mabilis po lumaki. Ayan o, kahapon maliit lang po. Ayan, para lumaki rin po sila. Hawakan eh. Ha? Hawakan. Mapikat. Oh, ito. Ito. Ito po yung mga tinik niya. Ayan. 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 Pag napunasan po yan, okay, naugasan. Ang ganda po yan, makintab yung balat niya. No? Ayan. Pero sa susunod po, magtatanim po ako ng ano, Japanese cucumber. Ito mga ganitong klase. Pwede po siyang pickles. Napaka-juicy po nito. Pwede siyang pickles. Nasubukan ko po mag-pickles ng ganito. Sobrang juicy niya po. Masarap. Masarap po siya. Pero parang maliit ah.